Kahit hindi ho sa sektor ng entertainment. Ha? Basta sektor ng OFW. Kayo ang pinakamahalagang sektor sa industriya ng overseas program na naitatag, nagsimulang maitatag sa panahon ni dating Pangulong Marcos at ni Minister Blas Ople bilang Labor Minister. Aktibo tayo nung araw. Ngayon, bakit kayo ang pinakamahalagang sektor? Kasi kayo yun eh. Yung ibang sektor nakasali dito, sino ba yun? Di ba mga recruiter? Ha? Walang katakanan niyan. Bakit? Sapagkat sila ang naghahanap buhay at kumikita dahil sa atin na mga OFW. Kaya ikaw na isang OFW, ikaw ang merong pinakamahalagang boses na dapat pinakikinggan ng pamahalaan. Hindi yung mga pinaglalagay nilang jambertris, mga kaibigan, nilagay sa TESDA. Bakit? Ha? Ano sinasabi natin nung araw? Malunos tayo lang ang pera ng OFW. Wala naman kayong programa eh. Para ngayon, yung gobyerno ngayon, bakit nawawalda sa mga pera? Walang programa eh. Meron ba programa kahit dito sa COVID-19? Meron. Programa sa TV, meron. Tsaka sa radyo. Tapos ang pumapatil, sipin mo, kalihim ka ng PCOO, nagpo-programa ka. Ano tawag mo dyan? Ba't ka nagpo-programa? Di mag-programa ka na lang, mag-resign ka na. Kinuha kang sekwatari pagkatapos magpo-programa ka sa radyo tsaka sa TV? Sino ka? Bakit ka? Namamangka ka sa dalawang ilog. Ang dami mong papel na gustong papilan. Gusto mo, opisyal ka na ng gobyerno, media ka pa. Bakit ho nangyari at nangyayari ito sa OWA? Bakit ang pera ng OWA nawawaldas nang walang kalaban-laban ang mga OFW sa kanilang pera? Pera nila yan eh. Sapagkat kailanman hindi pa ho nagkaroon ng mga kinatawan ang mga OFW sa board, sa governing board ng OWA. Bakit ho mahalaga na mismong mga OFW ang dapat nagpapatakbo sa OWA? Bakit? Kapakanan nila yun eh. Sino makakaalam sa kanyang kapakanan? Di kundi siya. Hindi ba? Parang yung mga entertainers. Sino makakaintindi sa kalagayan ninyo ngayon? Kayong mga working entertainers. Kung hindi ang kapwa nyo rin. Entertainer. Ngayon, iba nilagay mo, mga vested, mga politiko. Naglalagay kayo dahil malakas ito. Kaya sila napupuesto dyan. Ang namumuno, Department of Labor. E di para kang, para mong ginawang bantay ng repolyo, yung mga inilagay mo dyan, kambing, ginawa mong bantay ng repolyo. Ano mangyayari? Kaya ako, nagahamono, sabihin ninyo, kung ni minsan nakagawa ng programa yung OWA, ang daming programa nating iminumungkahi, ni isa wala sila nagawa. Pinagmalaki pa, ni Bello,
Nagyabang si Belyo, oh, may sayanik ang dating, akala mo. Talagang ano eh. Totoo eh, mga kaibigan eh. Akala ko, itong gobyernong ito magsasalba sa mga OFW, naging pahamak pa nga eh. Di ba lahat ng host country, inaway nito? Imbes na mag-expand at pagkakataon nila yun, very popular sana siya. Ang laki sana ng magagawa nitong si Presidente Duterte para mabuksan ang pintuan sa mga ng ibang bansa para sa ating mga OFW, lalo na yung mga magagandang bansa, hindi ba? Hindi puro Middle East na puro amoy sibuyas, amoy langka, puro baktol, mga kaibigan. Tapos ginagahasa yung mga kababayan natin Pilipina. Nito mga Arabo, walang kalaban-laban. Ito lang mga namatay na ito. Nasang katerba, may mga napatay pala dyan dahil sa krimen. Hindi mo alam kung pinatay na lang yan eh. Sino pumatay dyan eh? Pagkayan, sinama-sama ng mapauwi dito para ilibing. Malalaman pa ba yan? Makakahabol ka pa ba dyan kung na-violate ang mga karapatan yan? At saka aminin natin at sa hindi, walang ginawa ang administrasyong ito ni Presidente Duterte para ayusin ang ating mga OFW. Dapat ang unang-una nilang ginawa, ipatigil yung pagsasamantala, yung pakikipagsabuatan ng POEA sa mga at saka ng labor sa mga foreign employers. Paano nangyayari na nakikipagsabuatan sila? Abay, dalawa, merong two sets of contracts. Eh kaya nga tinayo yung POEA eh, para magkaroon sila ang mag-supervise para proteksyon nila ang interes ng ating mga kababayang magtatrabaho sa ibang bansa. Kaya pinagtatayo yung mga agency na yan, OWA, lahat yan para sa proteksyon, sa kapakanan, protektahan ang kapakanan, pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW. Pero wala eh. Lahat po kurap eh. Ano yung sinasabi nating two sets of contracts? Hindi sana maaabuso ang ating mga kababayan kung ang nasusunod na kontrata ay yung pinagtitibay ng gobyerno, ng POEA at ng Department of Labor. Seremonya lang yan eh. Ang talagang hangad nila. Kaya sila nagpo-proseso ng dokumento ng mga OFW para kolektahan lang ng bayad. Para paduguin lang. Pagkakitaan lang itong mga OFW. Pero yung protection, wala na. Kunyari na lang yun. Puro seremonya lang yun. Bakit? Lahat ng OFW yung umalis dito, iisa ang pinipirmahan kontrata niyan. Standard contract yan ng gobyerno. Pero pagdating doon, merong isang panibagong kontrata. Oh, siyempre, yun ang susundin doon dahil nandun sila. Dito, kunyari lang, oy, kontrata, pinroses na namin, ha, magbayad ka na. May processing fee yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, kukunan lang talaga ng pera. Oh, ano sinasabi natin nung araw? Yung OWA, ang dapat nakaupo dyan, majority, OFW, iba-ibang sektor. May entertainer pa nun eh, di ba? Kaya dapat may entertainers, may sektor na nagmula sa sa sektor ng mga overseas entertainer.
Wala, hindi nila pinayagan yan. Ha? Kasi iba talaga ang pakay nila eh. Magnakaw eh. Pagsamantalahan, abusuhin yung pera ng mga OFW, mga kaibigan. Alam ko ang kasaysayan niyang OWA. Hanggang sa panahon ni Corey, pinagbababanatan ko yan. Ano ginawa nila sa pera? Di ba yung mga in-appoint ni Corey, yung Sarmiento, kumukomunista nung araw, tapos na-appoint sa OWA, by, naging mandurugas, yung si Pepe Sarmiento. Ano ginawa nun? Akalain ninyo, yung pera ng, kung tutuusin nyo ha, ito, sa dami ng pera ng OWA, ha? Na hindi na-account yan. Walang accounting yan. Ha? Sinasadya nila na wag i-account yan. Sapagkat dyan nila kinukuha pera. Pag meron silang gustong gawing pagsasamantala. Eleksyon, yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nung tumakbo si Villar eh, na presidente eh, di ba araw-araw nasa airport si Villar, kasama OWA, sumasalubong. Bakit? Ginagamit sa kampanya eh, pera ng OWA eh. Kunyari, nagmamalasakit sa OFW, mga kaibigan. Lahat ng pagpapanggap, sipin mo, yung OWA, ang sabi natin nung araw, asan ang mga proyekto nyo para sa OFW? Kasi sa panahon ni, simula sa panahon ni Kabla Sople, nagkaroon ng mga irregular na kung ano, na programa hanggang sa tuloy-tuloy yan. Nung una, kinu-question natin, ginamit sa basketball ng mga artista at saka ang kalaban eh, yung mga professional basketball player, kinu-question natin yun eh. Bakit? Dinala pa sa abroad yun eh. Ano kinalaman nun sa kwan? Sa kapakanan ng entertainer? Ng mga overseas contract worker pa ang tawag nun? Ano kinalaman nun? Ano, manonood ng basketball? Ano yun? Pagkatapos, nag-produce ng pelikula yung kay Vilma Santos. Ang gumanap si Vilma, yung Madam X. Merong malakas na recruiter, no? Malakas sa gobyerno. Dahil presidente ng isang organisasyon ng mga recruitment agency. Ha? Kunyari, kakampanya sila. Tutulong sila sa kampanya ng pamahalaan para masugpo ang mga illegal recruitment dito sa Pilipinas. Ano ginawa nila? Ginamit na bihikulo yung pelikula. Yun daw ang gagamitin nilang bihikulo. Si Vilma Santos ang kinuwang artista. Nung panahon na yun, napakalakas ni Vilma Santos sa takilya. Mga kaibigan, anong pelikula yun? Yung Miss X na sinyuting pa sa Europe. Mga kaibigan, yung perang ipinam-produce dun sa pelikula, inutang nila sa OWA. Mga kaibigan, pagkatapos, yun nga ang purpose daw para gamiting bihikulo sa kampanya laban sa illegal recruitment. Dahil yung istorya nung pelikula, si Vilma Santos ay gumanap na biktima ng illegal recruitment na napunta sa ibang bansa at inabuso, napariwara ang buhay. Ngayon, kumita ho yun, box office. Tandang-tanda ko, sa pelikulang yung ginamit na team song, yung pong nagpasikat kay Kulid Desmang awitin, na dito ba? Diyan po ginamit yung awitin na yan. Sipin ninyo, mga kaibigan, nung kumita yung pelikula, naibalik ba yung pera? Hindi. Sipin mo, yung pinuhunan, hindi naibalik.
pati tinubo, hindi na binalik. Kaya kinu-question natin nung araw yan. Ano pa? Yung building na ginagamit ng POEA. Alam ba ninyo kung anong building dati yan? Kayong mga bata ngayon, di nyo na alam. Yan ang building ng Toyota Delta Motors na pag-aari dati yan ng pamilya Silverio. Mga kaibigan, binili yan. Overpricing yung building na yan. Saan kinuha pinambili? Sa OWA. Nagtayo kayo, government agency yung itinayo ninyo. Therefore, dapat ang pera na ginamit pera ng gobyerno. Pero ang ginamit na pera, sinandok sa OWA. Mga kaibigan, nagkaroon pa ng overpricing. Yan ang mga kinu-question natin nung araw. Wala eh. Mga kaibigan eh. Wala nangyari. Minumungkahi natin doon eh. Bakit hindi nyo kako, namin eh. Sabi namin, bakit hindi ninyo gamitin ang pera ng OWA para sa pagpapatayo, halimbawa, eskwela, para sa anak ng mga OFW. Upang nasa ganon, wala na silang iisipin. Habang sila ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho, hindi na nila problema ang pagpapaaral sa mga anak nila. Ano pa? Magpatayo kayo ng ospital para sa mga OFW at sa kanilang pamilya. Alam ba ninyo, isa sa issue na binabanata namin ng gobyerno, doon sa issue na pinautang din ng OWA, galing sa pondo ng OWA, itong mga seaman. Kasi po, nung panahon na yon, ang mga seaman, hindi pa kasali yan sa mga OFW na nagko-contribution sa OWA sapagkat sila ay sea-based, hindi sila land-based. Dati, ang covered lang ng OWA, yun land-based. So, ang nagko-contribute lang dyan, ang may contribution lang dyan ay mga land-based workers. Akalain ninyo, pinautang na kapagpatayo ng sariling ospital ang mga seaman dyan sa Intramuros, sa katabing building mismo ng Department of Lagay and Extortion, pera ng OWA. Samantalang yung mga OFW na pinagkuna nung pinautang, walang sariling ospital. Sipin ninyo yan, ha? Ang sabi natin noon, sapagkat napakalakas ng remittance ng OFW sa loob na mahabang panahon, ang ekonomiya natin na lang, OFW. Wala na tayong inaasahan, matagal na panahon na. Wala tayong ekonomiya. Ang ekonomiya lang natin, OFW. Kung wala na yan, wala na tayong pagkukunan. Mga kaibigan, ano sabi natin noon? Kasi ang kadalasang nagiging problema ng mga OFW noon, yung kanilang pagpapadala ng pera. Pinapadala sa PNB, ito naman PNB, pag sa bangko pinadala, anak ng tupa. Kung saan napupunta pera, hindi nakakarating. Paano kung may mga sakit dito, yung pinadadala nila ng pera? Mamamatay yun. Bago makuha yung pera, patay na. Kaya ano sabi natin? Magtayo kayo. Gamitin ninyo ang pera ng OWA. Magtayo kayo ng OWA Bank. Overseas Workers Bank.
self-liquidate, magiging self-liquidating pa. Di ba? Pwedeng pag-depositoan. Nang ibang tao yan eh. Oh, pwede ka rin tumanggap ng mga sanla dyan eh. Di ba? Na magagamit dito sa pagpapalago ng pera ng OWA. Wala silang ginawa. Di ba nung naupo si Presidente Duterte, yan ang sinasabi ko sa radyo. Magtayo kayo ng eskwela, ospital, bangko. Ginaya niya no, ni Bello, tatayo raw ng bangko. Eh itong panahon na to, wala ka nang pwedeng maging programa para sa mga OFW. Bakit? Wala na eh. Aanin mo pa. Kundi nanloloko itong mga taong ito ng bobola, binobola OFW, tatayo daw ng OFW department. Ano? Para saan? May OFW pa ba? Eh di ba nagsisipag-uwian na nga? Wala na! Oh, mga kaibigan, nangyari ba? Tatlong taon ha? Nangyari ba? Bello? Galit kayo sa komunista eh. Ano tawag mo kay Bello? Di ba dating komunista yan? Oh. Mga kaibigan, ngayon, eto na. Ubusin na raw yung pera. Wala na raw. Masasayin na. Alam nila kung kailan ang peche. At alam nila kung magkano. Bakit? Ito yung pagkakataon eh. Ito yung pinakamagandang pagkakataon para ubusin ang pera ng gobyerno at hold upin ang taong bayan. Katulad yung sisingilin ng mga mamamayan sa na gumagamit ng nasa online selling. Yan ba, buwis ba yung kinukolekta nila? Hindi buwis ang tawag doon. Ang tawag doon, extortion. Gusto nilang ma-extort pati yung maliliit. Mga kaibigan, wala na nga kayong ginawa para tulungan yung mga tao na mabuhay sa panahon ng kagipitan. Eh gusto pa eh, kikilan. Mga kaibigan, saka nakakita ng ganyang matinong gobyerno na ganyan ang iniisip. Matino ba yan? Sa palagay ba ninyo ito nangyaring ito? Yang mga dinadanas ng mga OFW ngayon, sa palagay ba ninyo, natutuwa pa yan sa inyo? Naniniwala pa yan sa inyo? Ha? Baka kaya nga nagpakamatay yung iba eh. Dahil sa tindi ng kahihiyan sa sarili nila. Masyado nilang pinaniwala ang sarili nila. Ha? Na maganda ang hangarin ng gobyernong ito para sa kanila. Inaaway nila kahit sino. Hindi naman nila kaaway. Kumurahin nila. Ganun na lang. Kung ibas nila. Wala namang atraso sa kanila. Pero dahil sa sobrang paghanga, tinalo pa si Nora Honor tsaka si Vilma Santos. At least yung mga Noranyan tsaka mga Vilmanyan nun, may utak pa eh. Away-away lang nakwan eh. Hindi involve ang interest ng bansang Pilipinas eh. Eh dito, nung pag may nakaaway ito, kahit na involve na ang interest ng buong Pilipinas eh, akala nila totoo sinasabi nila eh. Kahit mali eh. Di ba? Oh, nagkaroon ng maling paghanga. Mga kaibigan. Eh, sabi nga natin, panahon ni Cory naman, yung mga na-pwesto. Siyempre, pag ang isang ahensya nagkaroon ng katiwalian, ang mapapansin ninyo ito, yung katiwalian doon sa ahensya, hindi nasusugpo. Bakit? Dahil ba sa nabigo sila na masugpo ang katiwalian? Hindi. Sinasadya yun para maipagpatuloy nila.
Kasi kung iihinto nila yung patuloy nilang uusigin yung mga magnanakaw, tutuluyan nila yung mga magnanakaw, hindi na sila makapagnanakaw. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit ang katiwalian sa gobyerno hindi nasusugpo. Sapagkat gustong ipagpatuloy. At pag pinagpatuloy, sobra pa. Yan ang totoo, mga kaibigan. Huwag na tayong maglukuhan. Panahon ni Cory, galit na galit sa akin yun, yung sarmientong yun. Pinagbabanatan ko eh. Natuklasan ko yung palampera ng OWA, isinasali sa stock market. Sipin mo, ano ba yung stock market? Sugal yun eh. Kung magbagsakan niya, kamukha nung ginawa ni ERAP, di ba? Sa panahon niya. Kaya, kung tutuusin ninyo, sa laki ng pera ng OWA, yan na lang yung sinasabi nila. Kahit hindi totoo yan, 18 billion lang ang pera ng OWA. Mga kaibigan, kahit hindi totoo yan, yan lang ang pagbasihan natin. I-deposito mo sa banko yan. Ang nakawin mo yung tubo, gano'ng kalaki yan? Ilang porsyento yan? Ang tubo ng 18 billion pesos sa isang buwan na mapupunta sa iyo. Huwag ka na magnakaw. Huwag mo nang bawasan yung pera ng OWA. Yun na lamang tubo o interest sa bangko. Ang laki na niyan, mga kaibigan. Hindi ka na magnanakaw. Automatic. Mayaman ka kagad. May wala eh. Mabuti pa yung buhaya. Kapag ka, yung mga magnanakaw dito, tinatawag na buhaya, iniisip ko eh, naiinsulto ang buhaya. Malaking insulto yung ikumpara mo sila, itong mga magnanakaw sa gobyerno, sa mga buhaya. Bakit? Kasi yung buhaya, nabubusog yun. Pag yung nakasagpang na yun at nagkaroon na ng laman ng tiyanon, titigil yun eh. Matagal na naman bago umanap ng masasagpang yun eh. Itong mga to, hindi nabubusog eh. Kaya, pag tinawag mo silang buhaya, abay, iniinsulto mo yung buhaya. Ginagawa mong masyadong masiba ang buhaya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, bayanin yung manawagan tayo. Itong Senado, nag-imbestiga kayo dyan sa OWA. Ano yung imbestiga nyo? Bakit hindi nyo itanong sa kanila? Hindi nyo kaya. Ha? Yan ang hirap eh, pag may iniiwasan ka eh. Di ba? Walang kwentang imbestigasyon niya. Sinasayang nyo lang panahon nyo. Ang itanong nyo dyan sa OWA, bakit sila gumagamit ng pera ng OWA pinambabayad sa radio station sa programa na wala naman nakikinig? Bakit sila ginamit nilang quarantine ang mga hotel at mga motel? Ha? Bakit? Hindi ba ang daming ipinatayo? Ginastusan ng gobyerno? World Trade Center, di ba? Diyan sa Pasay? Ang laki-laki niyan. Bakit pinilit na i-quarantine sa mga motel at na overstay? Overstaying quarantine ang ginawa sa mga OFW na merong nanganak, merong namatay. Sa tagal, mga kaibigan, dahil sa pinagkakakitaan, maliwanag po yan.
Kasabwat. Oh. Ang pinayaman, mga motel, pandemic. Ang dami negosyo nagbagsakan. Isipin mo, walang magmo-motel, walang mag-hotel. Una, bawal, di ba? Sino lumabag? Di ba sila rin? Oh, di ba sarado mga hotel, sarado mga motel? Kasi hindi naman pang-quarantine yan eh. Pang-quarantaunting yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, sino magmo-motel? May pandemic. Lalo na yung mga motel, madalas puntahan ng mga inchik yan. Ngayon, imbestigahan ninyo. Abay, sobra pa sa plunder yan ah. Ito nangyaring ito, mga kaibigan, na lalong nagpalubog sa Pilipinas sa paglobo ng inutang. Ginamit daw dyan, para dyan, ang justification sa pag-utang gagamitin sa, ano ho, ang tawag dyan? Dito sa, para labanan, yung kung fu virus, kung flu virus. Oh. Ngayon, si Lea Salonga, hindi ako nakikialam sana sa showbiz, pero itong mga isyong ito, relevant ho ito eh. Sa nangyayari sa bansa natin. Ngayon, halimbawa, yung kay Lea Salonga, si Lea Salonga humingi na ng paumanhin. Pero, ang sabi niya, abay, pero naninindigan ako. Humingi akong paumanhin. Wala akong minura. Hindi ko sinabing PI ang Pilipinas. O kaya PI ka, Pilipinas. Wala akong sinabing gano'n. Tama nga naman eh. Ang sinabi niya, PI, koma. May koma eh. Tignan ninyo yung post. Tapos, Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Yun ang sinabi, liwanag eh. Marunong ba kayong umintindi ng sentence ng taludtod? Oh. Ngayon, humingi na siya ng paumanhin. Kasi binabas siya, di ba? Ito mga basher na to, mga kaibigan, ang nalalaman nito, yun daw mga laging binabanggit mga magnanakaw noong nakaraang administrasyon. Eh nakaraang administrasyon yun, di pakulong nyo. Kung may kaso kayo, may kaso ba kayo? Eh ni isa nga, wala kayo napakulong eh. Oh. Eh, Susmar Joseph, pag iba magnanakaw, masama. Yun ang katwiran dito eh. Pag iba gagawa ng pagnanakaw, masama yun. Pagka sila gagawa ng pagnanakaw, hindi masama. Oh, ililiis nila, ang babanatan nila yung tao. Ibabas nila yung tao, ipe-personalin, para mawala sa topic, para ma-distract. Yan ang purpose niyan eh, mga kaibigan eh. Pag iba nagmura, masama daw yun, kahit wala kang pinatungkulan ng mura. O, pag si Presidente Duterte nagmura, bando! Ano yan eh? Oh, ganito yan, ganun eh. Yan! Kahit sino murahin niya, pwede, Papa, Diyos, sipin ninyo, walang kilabot, di ba? At dahil sa sobrang maling paghanga nito mga to, eh, nagagawa naman nila yan dahil may kapalit na pakinabang yan. At siyempre, pag yung pakinabang nila nanganganib, eh, yan ang reaksyon ng mga natatakot, ha? Namanganib yung kanilang interest. Sarap kumain ng rice, pero can't afford the price. Kanit gulay at fish, gasolina at dilis, mga piso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bag
pamutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, siting. Bakit kayo na ay buking, buking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makalma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise. Kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabukwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left. Kukurakot din doon sa right. Magkasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tingnan nyo na ang mag-chiting, chiting. Bakit kayo na ay buking, buking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Kukurak sila dun sa left, kukurak din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling, huli. Mga alam sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Pagkat kayo na ay buking, buking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling. Maaaring sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nila ang huwag, chiting, chiting. Bakit kayo na ay buking, buking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makalma. Kapatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huling. Maaaring sa pera, gaman sa kwarta. Ito, itong mga sinungaling pa eh. Itong mga opisyal natin, labor, tsaka ambassador. Ambassador, under yan ng DFA eh. Ah, yung pinaka, kung tawagin yan, chief of mission. Ah, ambassador. DFA yan. Tsaka itong, itong kuha natin, labor, ha? Sipin ninyo, itong mga Pilipino, mahigit 100 na, kakaawa yung ano ha, yung tatlong napanood natin sa video kanina na inilabas din sa television. Nakakaawa kalagayan nila, mga kaibigan. Oh, eh kung ano yung ibinalita natin kagabi, eh yun din ang balita eh, mga kaibigan eh. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay.
punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na